Ito naman ang version ko kung paano nga ba magluto ng Bicol Express. Tara, gawin na natin to. Umpisahan na natin ang pagigisa. Sa pagpili nga pala ng liempo, dapat matingkad pa yung kulay pink nito. At saka dapat, ganyan ang pagkakasalit-salit ng laman sa taba nito. At pagka dininan, matigas pa talaga yung karne. Ilagay na sa lutuan ng liempo. Maglalagay din ako dito ng kasim. Gaya sa pagkakahiwa ng liempo, ganyan din ang pagkakahiwa ng kasim. Maglagay ng kalahating tasa ng tubig. Pagka ganyang naayos na ang karne, pwede na itong takpan at buksan ang apoy sa pinakamataas na setting nito. At sa oras na kumulo na ito, i-adjust ng apoy sa medium low. Saka patuloy pa itong lutuin ng 20 minutos o kaya ay hanggang sa matuyuan na ito ng tubig. Ngayong natuyuan na ito ng tubig, i-adjust ng apoy sa medium high. Saka naigigisa ang karne hanggang sa mapalabas na ang mantika nito. O kaya ay hanggang sa ganito ng itsura nito. Pagka ganyang napalabas ng mantika ng karne, pwede nang ilagay ang luya. Igisa lang ang luya hanggang sa mapalabas na ang bango nito. Ngayong mabango na ang luya, ilagay na ang mga dinikdik na bawang. Igigisa din ang mga bawang hanggang sa maamoy na ang bango nito. Yan, mabango na ang mga bawang. Kaya pwede nang ilagay ang mga sibuyas. Igigisa din ang mga sibuyas hanggang sa mapalabas ang bango nito. Ngayong mabango na ang sibuyas, ilagay na ang siling haba. Maglagay na rin ng siling labuyo. Saka na ito igigisa hanggang sa mapalabas ang bango ng siling haba. At ngayong mabango na nga ang sili, pwede nang ilagay ang bagoong na alamang. Hindi nga pala masyadong maalat itong bagoong na alamang na gamit ko dito. Kaya bahala na lang kayo mag-adjust kung gaano kaalat yung gusto ninyo. Lutuin ang bagoong na alamang ng 1 minuto. At matapos ang 1 minuto, ilagay ng chicken powder. Ngayon, pwede nang ilagay ang gata. Haluin muna ito sa lata bago ilagay. Para naman sa mga gusto ng mas masabaw, ngayon na dapat maglagay ng tubig. At pagka nailagay ng gata, agad nang hinaan ang apoy. Para naman hindi magbuo-buo ang gata. At saka hindi ko na rin ito tatakpan para hindi lumabnaw ang gata. Patuloy pa itong lutuin hanggang sa makuha na ang gustong lapot ng sarsa. Ngayon ay pwede na itong tikman para maihusto ang lasa. May imas! Ayan oh, makikita sa ibabaw, nagmantika na ang gata. Pagka ganyang nagmantika na ang gata, pwede nang ilagay ang mga berdeng sili. At igigisa pa ito ng mga 1 minuto hanggang sa maamoy na ang bango ng mga sili. Pinakapanghuli, ilagay na ang mga siling labuyo. Ayan oh, ready to serve na to. Lamay kayon, mga nun.